Hi guys, good morning. This is Joseph Lim, President of PGBIM Project 2015. Gusto ko lang pong sagutin yung mga normal na tanong ko at kadalasan nagiging tanong. Bakit kailangan mag-join sa AIM Global, lalo na po yung mga OFW? Unang pinakamagandang tagline ko para gusto kong mas maintindihan, sabi nila, spending money with your children, but spending time with your children is the best. Now, ano ang point ko? Wala pong OFW na gusto na nasa ibang bansa habang buhay. Kaya karamihan sa atin, baka tayo nag-OFW simple lang kasi mas malaki yung pwede mong kitain sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Yun ang nagiging normal na norm. But the reality is, hindi po ako naniniwala doon. Bakit? Never ko pong naranasan mag-OFW. Never ko pong naranasan mag-work. Pero nagawa ko pong makapunta ng iba't ibang bansa, makapag-travel, Asia, UAE, even sa US, sa Europe, nakapunta po ako. Now guys, ito na lang. Noon, sa mga, nung nagsisimula po ako, I'm from Bicol. Sa Bicol po dati, gustong-gusto ko ang mga OFW. Bakit? Nagpapautang po ako dati. Now, kadalasan, pag nagpapautang ka, ang masarap kong pautangin ng OFW, kararating na. Yung kararating lang, kadalasan may pera. Pag nangutang sa'yo, pag aalis na, normally kung ano mga dito daladala niya, normally iiwan sa'yo mas mura. Now, what first of all, gusto kong intindihan nyo na ang OFW, you're always thinking na ang dito is asset. Ang lupa is asset. Now, parang hindi na po kayo magulohan ng asset, nagpapasok ng pera, ang liabilities naglalabas ng pera. In short, kahit bumili ka ng ginto, umbili mo 100, tapos ang binenta mo, 50, hindi po siya asset. Ang tawag pa rin po dyan is liabilities. Now, wala pong OFW na gusto mong trabaho habang buhay. Pinakapangarap nyo simple lang, makaipon, magtayo ng negosyo sa Pilipinas, and after nun, tuloy-tuloy lang. But again, ano ang negosyo ang itatayo mo? Ang nagiging problema karamihan, hindi mo kaya i-handle kasi nagtatrabaho sa ibang bansa, ibibigay mo yung pera sa mga kamag-anak mo, yung kamag-anak mo isa, hindi rin magulong mag-handle, ano nangyari? Mag-aaway pa kayo. Now, napakaganda po bahay. Meron po ngayon AIM Global. Ang AIM Global is already more than 10 years na po dito sa Philippines. Ang dami na po nilang natulungan ng mga OFW na umuwi na mismo at not for good. So, bibigay ko ang sample. Ang dami po sa Hong Kong. Mga DH, ang sweldo 10,000, 15,000, 20,000 isang buwan. But because ginagawa nila ang AIM Global ngayon, nag-100,000, nag-200,000. Sa UAE, napakarami din po. Sa Africa natin, napakalakas. Now, ito na lang po ang iiwan ko sa inyo. Guys, tanungin niyo ang sarili niyo. First, masaya ka ba talaga sa buhay mo bilang OFW? Second, anong pakiramdam? Na yung mahal mo sa buhay, yung anak mo, yung asawa mo merong sakit, at ang pwede mo lang sabihin, anak, pagaling ka. Di ba napakasakit? Third, anong pakiramdam sa mga special moment nila wala kayo? Now, anong point ko, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Guys, merong solusyon. Huwag pong isaradong isip nyo na habang buhay na lang kayo magiging OFW kasi para po sa amin, kami nandito to help you, to guide you at gisingin ulit yung mga natutulog yung pangarap. Gisingin ulit yung mga natutulog yung damdamin na kaya nyo pong mas kitaan ng malaking kinikita nyo. Kasi guys, sa lahat po ng OFW, chine-challenge ko kayo. Di ba ang sarap mag-picture sa mga gandang lugar, sa mga gandang gusali, sa mga gandang establishment? But the question is, kailan ka nag-picture nung tinitirahan mo? Kailan ka malang nag-selfie sa hinihigaan mo? Isa yung sa bagay na pinakamahirap gawin ng isang OFW kasi I'm sure ako po mismo every month nasa iba't ibang bansa kaya alam mo talaga kung ano ang status ng isang OFW. Kaya guys, kung hindi ka po masaya, kung yung ngiti mo sabi nga nagiging problema sa Pilipino, napakasarap natin yung ngiti. But the reality is, yung sa loob ng meeting niya or sa likod ng meeting niya, masaya ka ba talaga? Kaya sabi ko nga guys, gusto ko po, I'm being very, very blessed. So, sobrang ganda po na nangyari sa akin. Ayoko pong suluhin yung blessing na yun. Now, I'm offering it sa lahat. Na gusto ko po, kung sa susunod na ngingiti ka bilang OFW, yung umingiti ka, hindi dahil sa gusto mong takpan, hindi dahil sa ayaw mong ipakita kung anong tulong sitwasyon. Gusto ko kung talagang ngingiti ka, kasi kasama mo na mahal sa buhay, nakapira ka na sa bahay na gusto mo, magkaroon ka man ng sasakyan, ikaw na mismo ang nagdadrive, yung anak mo na susubaybay mo pa paano lumahay. Guys, sa pagkatapos niya sasabihin ko, isa lang sisiguro din po sa inyo. Mas masarap sa susunod na pupunta ka sa bansang tindihan tatrabahuan mo, hindi ka na po magtatrabaho. Mas masarap pupunta ka sa bansang pinagtatrabahuan mo, kasama mo yung mahal mo sa buhay, kasama mo anak mo, asawa mo, tinuturo mo sila kung saan ka nakatira dati, tinuturo mo sila kung saan ka dati kumakain, tinuturo mo sila kung ano ang buhay mo dati. Now, para po sa akin guys, sabi nga nila, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kailangan ang dahanan.
Kaya ako po naniniwala, yung bilang pagiging comfortable niyo po, dadaanan niyo lang po yan, darating po ang time. Kayo na rin po ang mag-motivate sa mga ibang po FW para bigyan ulit sila ng chance, bigyan ulit sila ng hope na pwede naman po sila kumita ng sobrang laki kahit nasa Pilipinas lang po sila. Kaya guys, para po sa akin, sa lahat po ng makakapanood ng video to, kailangan nyo lang pong pasalamatan yung mga estudyante po ng JD Project kasi nandito po kami ngayon ng JD Project. Binuo po namin itong system na to para po mas makatulong sa lahat po ng gustong mag-networking para mas maging madali, mas maging systematic at lalo na po para sa mga OFW. Gagawin nyo po ang pag-networking ngayon. Kaya marami pong nag-fail sa networking dahil ginagawa nilang mag-isa. Pero ngayon, napaka-minimal lang po or halos wala nang mangyaring failures kasi nandito na po kami ngayon. Ang JD Project po binuo para tulungan po namin kayo para mas mapadali, mas mapabilis at lalong-lalo na gustong-gusto po namin kayo makasama mo. Kaya guys, para po sa akin, this is Joseph Lim, your president sa JD Project 2015. Happy networking!